Ika-6 ng Setyembre, ika-23 linggo sa Karaniwang Panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan, at kung makinig siya sa iyo, tinubo mo na ang iyong kapatid. Kung hindi naman siya makinig sa iyo, magsama ka ng 2 o 3 para lutasin ang kaso sa pagsaksi ng 2 o 3. Kung tatanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa iglesia. At kung hindi pa rin siya makinig sa iglesia, ituring siyang pagano o publikano. Talagang sinasabi ko sa inyo, ang talian niyo sa lupa ay matatali rin sa langit, at ang kalagan niyo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung dito sa lupa ay may 2 sa inyo na nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, kapiling nila ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, makakristyanong pagtatama sa taong nagkasala. May nagkasala at nagkamali. Ano nga ba ang maaari nating magawa? Sinasagot sa ating ebanghelyo ngayon ang katanungang ito. Inilahad sa atin ni Jesus ang ilang tamang hakbang kung papaano natin maitutuwid sa pagkakamali ang kapwa nating nagkakasala. Una, kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Hinihingi ng tawag ng pagmamahal na kausapin ang taong nagkasala. Hindi makatutulong na kausapin muna ang iba bago kausapin ang taong nagkamali. Magkamali man ang isang tao, hindi inaalis sa kanya ang karapatan na maingatan ang kanyang dangal. Hindi rin dapat hinuhusgahan ang isang taong nagkamali. Mas magiging mainam kung aalamin muna natin ang mga dahilan ng kanyang pagkakasala. Dahil dito, mas mauunawaan natin ang kanyang kalagayan. Maaring nadaig lamang siya ng kanyang kahinaan at hindi rin niya ginusto ang kanyang ginawa. Ikalawa, kung hindi naman siya makinig sa iyo, magsama ka ng 2 o 3 para lutasin ang kaso sa pagsaksi ng 2 o 3. Ang hindi kaya ng nag-iisa ay maaaring magawa ng may kasama. Sa usapin ng pagsasama ng 1 o 2 tao, makatutulong kung ang isasama natin ay yaong may tunay na malasakit na maituwid ang taong nagkamali. Mahalaga ang tamang pagpili ng taong maaaring makatulong sa hakbang na ito, dahil kung hindi, malamang na lalo pang lumala ang sitwasyon. Ikatlo, kung tatanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa iglesia. Dito maaaring pumapasok ang papel ng mga pari, iglesia o komunidad na dapat magpakita ng malasakit sa taong nagkasala. Maaaring hilingi ng sambayanan ang panalangin para sa taong nabulid sa kasalanan. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng panalangin ng sambayanan para sa isang taong nais nating maituwid sa kanyang pagkakamali. Ika-4, kung hindi pa rin siya makikinig sa iglesia, ituring mo siyang pagano o publikano. Sa hakbang na ito, para bang sinasabi ni Jesus na hindi na kaya ng tao ay ipaubaya na natin sa Diyos na siya naman talagang bumabago sa puso ng sino mang makasalanan. Siya man ay isang Kristiyano, Hudyo o Hintil. Dito na marahil pumapasok ang kahalagahan ng sama-samang pananalangin para sa isang makasalanan. Kaya nga sa Ebanghelyo ay sinabi ni Jesus, "Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, kapiling nila ako."